Nasa linya naman po ng telepono ang lolo at katunggali ni Migs Villafuerte na si Congressman Luis Villafuerte. Magandang hapon po sa inyo, Congressman. Congressman Villafuerte. Magandang hapon din sa inyo dyan. Thank you for calling. Apo, live na po kayo, no, Congressman. Napanood niyo ba yung interview sa inyong apo? Ba magsasadya para ho sa bahay ninyo? Kayo raw ho ay hikayatin na magkaisa na, magkabati na kayo. Ano ho reaction niyo doon? Tatanggapin niyo ba ang inyong apo? Well, nung tumawag kayo ngayon lamang to confirm itong inyong interview sa akin, binuksan ko yung TV at nakita ko yung last few statements niya. Tungkol doon sa pupunta na raw na siya sa bahay, kami raw ay pamilya, idol niya raw ako, nire-respeto niya. Ano? Hello? Oho, ano yung reaction niyo doon? Ang reaction ko doon ganito. Unang-una, nung kumandidato ito si Miguel, na ang nickname ay Mig, siya ay gumamit ng falsified first name and nickname. Ang nakalagay sa balota niya, under the automation system na pre-printed na lahat, di ba? Siya daw ay si El Rey Jr. That is a material misrepresentation. That is a ground for canceling his certificate of candidacy. Yung kasong yan ay nasa Supreme Court na. Okay? So hindi natin pwedeng iwasan na may kasong ganon. Because deliberate attempt naman yon to mislead, to misinform, and deceive the electorate as to who he really is. So many people were confused. Particularly in the far-flung areas. Number two, kasalanan ni Mig na hindi niya pwedeng tanggihan. He has been announcing during the campaign in far-out places and meron silang text brigade na ako daw ay mag-withdraw in the last minute in his favor. At maraming niyang naniwala doon sa kasinangalingan na ganyan. Nung this summer, because of too much heat, they again spread the rumor and I was not aware of it until later on, na ako daw suffered from a heat stroke and is now bedridden. And therefore, hindi na ako magpapatuloy ng aking candidacy. Congressman, okay. Congressman. Nung day of the election na naman, nag-spread na naman sila ng mga text messages na there is now a disqualification case against me by the Comelec Inbank. And therefore, it is useless to vote for me. Congressman, yes. Sa tono nyo, parang hindi nyo pagbubuksan ang pinto yung apo nyo, no? Kung siya'y pupunta sa bahay nyo. Yung binabanggit nyo yung mga kasalanan niya, yan ho ba'y formal nyong pinupursue yung reklamo na yan? Yes. At hindi ho nyo yung... the implication of what I was saying, you're interpreting, na para bang ayaw ko makipag-reconcile sa kanya, di ba? Ang gusto kong sabihin. How can I reconcile with a hypocrite and a liar? No? Congressman. And he is not sure yet. Because the cases have already been filed against him. Not only by me, but also by the other candidate, Atty. Joel Cades. Nung nahuli yung escort niya, you know, a few days before the election, with heavy firearms and deadly weapons. Congressman? Licensed and cannot be licensed. Yes. Pasensya na ho. And Atty. Cades, who is one of the candidates for governor, filed a disqualification case against him. And he has to be answerable for that. Congressman? Yung attempt niya kunyari pupunta sa akin. Opo, Kong. Hindi totoo yun. That is a hypocritical claim. Pasensya na ho, meron pa ho kaming ibang balita. Nakuha naman na ho namin ang punto ninyo. Maraming salamat po sa oras nyo. Camarines Sur, gubernatorial candidate,
Congressman Luis Villafuerte.